guys, good morning. What's up? So, ito, back to work tayo. Back to work, hindi pala tayo nag-day off kasi it's kind of busy this month. And today is a Boxing Day here in Canada, the biggest sales day in Canada, guys. Pero kailangan pa rin natin mag-work kasi wala namang may Boxing Day. And pagpunta mo sa mga bilihan, super busy, so it's not worth it para sa akin na makipila ka ng ilang oras dyan. And then pagpasok mo sa store, wala pala yung gusto mong bilihin. Kasi sometimes guys, kung ganyan na sales day ng mga store, waste ang mga store eh. Ang ilalabas nilang products o items nila yung hindi gaano nabebenta. Yung mga oversize, yung wala na sa trending, na hindi na nabenta, matagal na din lang na-stock, ganun, yun ang isi-sale. And then, tingnan mo na lang yung price, mahal din. Tapos 50% daw, parang ganun din yung regular price niya. So, magpagpaloko guys. Meron din sigurong mura talaga, pero chamba-chamba lang. So, I don't want to waste my time to go in there. Crowded people, no parking, you spend your time to find the parking place like that. I don't want it guys, sorry. So mag-work na lang tayo, di ba? Ganun guys, kahit malamig, sugod pa rin para sa pamilya, ganun. Puto sa inyo dyan, panood-nood lang ng YouTube, ng mga videos, ganun. Sarap buhay. Pero si Dude, kailangan kumayod guys. Maalala ko lang na one day sa buong buhay ko dito sa Canada, parang isang beses ko lang sinubukan munang pumunta ng Boxing Day. Kasi syempre for curiosity, gusto ko lang din ma-try kung ano nga ba talaga ang Boxing Day, ano yung binibenta nila. Pero nagsisi ako kasi it's too crowded na. Parang hindi mahulugan ng krayo. Ganun ba yung exaggerated words about sa Boxing Day? And then pagpunta mo pa lang sa mall kung saan mo gusto mo bumili is yung parking. Actually, the store is open like 6 a.m. like that. It's too early, but people is there already, guys. Marami ng tao dyan, and nakapila na sila sa mall or sa store kahit hindi pa bukas. So, pag binuksan na yung store, parang kanang stampeders. Di ko nga ba alam kasi ganun din ang nabibili mo pag hindi Boxing Day. So, punta ka na lang ng hindi Boxing Day. May tinatawag naman na Boxing Week, na the whole week yan is the price is the same for Boxing Day. Pero parang kinaugalian yata ng mga tao guys na pumunta ng Boxing Day. Kumbaga parang traditional na nila na pumunta ng araw ng Boxing Day para may pakita nila ang parang pagdiriwang din talaga sa Boxing Day. Pero sa akin doesn't matter as long na hindi crowded, kasi hindi ako yung taong makapaghintay. Kaya huwag mo akong paghintayin dahil hindi kita paghintay. That's my work and that's me as well. 60 lang daw dito guys, kasi update, nandito ako sa Pagan Trail intersection of 52 Street. Minsan na may camera dito sa intersection na to. I got a ticket from this mismong itong intersection na to kasi it's 60 kilometers an hour. So I thought this 52 Street is 70, pero nagkamali pala ako. So napicture ako, yun, nagbayad ako ng $147. Eh yung kinita ko lang na pumunta sa trabaho is 90. So ano yun, lugi, diba? Hindi na lang sana ako pumunta. Nag-abono pa ako, yung gas ko pa, yung time ko pa, yung pagod ko pa.
So ganyan talaga ang buhay, guys. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa araw-araw, pero kailangan pa rin ipagpatuloy ang buhay. Ganun. Si Madonna parang disagree. 70. Oh, 70 na raw dito. Di, 70 natin. Ano bang masama doon? Ito. Tingnan ninyo sa akin. Hindi nyo para makita kasi hindi nakaharap yung camera. Wala gaanong mga cars ngayon. Kasi, yun nga, nasa bilihan ng mga tao sa ngayon. So, ang sarap mag-drive, guys. Parang iyong-iyo ang kalsada. Kahit pumagitan na nga ako dyan, eh, kasi 2-lane to, eh wala namang kwan, wala namang kasamang magpapatakbo dito sa daan. Ako lang yata. Hindi ko nga ba alam. Ayun lang, update. Naisipan lang mag-vlog ngayon, guys. So, see you again later. Bye!